Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Sa ating A1 information ay nagbugbuga na naman ang dalawang bangag. Nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Hinampas po siya ng cellphone ni bangag. Dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay? Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Liza Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Liza Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. At hirap huminga, kaya in-airlift sila. Ayon kay Maharlika, ay nag-away na naman at nagkasakitan sina BBM at Liza Marcos. At ang impormasyong ito ay mula sa Malacanang. Dahil na rin sa kabangagan nila sa pulboron. Hinampas di umano ni BBM ng cellphone si Liza Marcos. Kaya naman, duguan ang mukha nito nang tawagin niya ang PSG. At nagkulay blue naman si BBM dahil na rin sa kanyang pananakal. Kaya naisugod sila pareho sa emergency. Sa ating A1 information, ay nagbugbuga na naman ang dalawang bangag. What do you expect kapag ang mga bangag ay lutang na lutang sa ipinagbabawal na pulburon, eh kung hindi mag-uumbagan yan, okay? The information coming from our puting ahas, which is regular na nating nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob ng loob o pugad ng mga jejimon. So, noong around 6:45 PM, Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Liza Tanas dahil ayon sa ating Juting Jaas, ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So, ito ha, inaano ko lang ito yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Diba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa kabangagan, diba? Sa kaslasingan dahil yun, no, bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, oh, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay? At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 PM kahapon in airlift. So yan I think yung balita ni ano no ni Jason Sa. So during that time, wala pa akong A1 information noon, pero may mga nagsabi sa akin, pero kasi hindi yung regular na puting ahas ang nagbigay sa atin. So hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas. Kasi you'll never know kung ano yung totoo o ano yung, you know, ano yung A1 info. So ngayon, tama yung post ni Jason Sa. Kasi ayon sa ating source, nasa St. Luke's pa rin, okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post niya ito, kailan niya pa ito pinost? Oh, 8, 9, 10. Teka, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, sa time nyo, this was like 6, almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At ang sabi nga ng kaputing ahas, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po tinuhod, paki-correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Liza Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag. Dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito
ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Lisa Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Lisa Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. Alright? Okay? Kaya code blue. Okay? So yun, sabi niya, at hirap huminga. Kaya in-airlift sila. Okay? Both sa in-airlift. Papunta daw sa Intok. Ayon sa ating A1 information. So ano ibig sabihin ito? Di ba ang bilis? Ang sabi nga ni Inday, ang gaba sa Ginoo, dili good magsaba. So kahit walang gagawin yung taong bayan, you know, umupo lang kayo ng bonggang-bongga kapag ang Diyos ay sumingil, di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, eh talagang dili good magsaba. Right? Sabi ni Jane, sana makomatos. Imagine kasi sabi lang ni Inday Sara, ang statement na ang gaba dili good magsaba. What do you expect? Okay? Bangag nga eh. What do you expect? Authenticated bangag. Okay? What do you expect? Okay? Penorensic ng US, okay? Ng US expert. Ayan ang result. Paulit-ulit natin sinabi pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na pangapi, panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Okay? RIP. Bangag resign, tayo mo. Oh. Hindi naman sa ano? Yung flag sa Luneta, naka-half mask na daw. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Okay? Hindi ako updated. Eh, sana totoo na yan. Sabi ni Tyron, really? O, tingnan natin. Baka tingin nga yung Luneta. I-Google natin. I-Twitter natin. Divine intervention po yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tingnan natin sa X kung totoo yan, ha? X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tignan natin kung kasi may nag-comment. Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. We'll see. Anyway, Marcos Rizal. Anyway, ganito kasi ang karma. Kaya nga, yun, lahat ng pangyayari ngayon. So, yun na nga, in early if si Bangag Jr. So, ngayon, nakita nga daw na may dugo si Lisa Tanas. Hindi na naman makakalabas yan. Magtatago na naman siya. Kasi gusto nga nilang pagtakpan lahat. You know, nag-away-away na yung mga yan. Baka si Bangag Jr. ay, hindi na nga makakapag-isip yan. Kasi kung pareho silang bangag, eh talagang bangag na bangag, mga palangga. Hindi naman tayo nag-wish ng masama sa mabuting tao. Pag mabuting tao, pag mabuting leader, mabuting presidente, eh talagang dapat ay ipapagdasal mo na humaba ang buhay. Pero kapag bangag, at tignan mo, nag-illegal ng paghuhukay dyan sa QGC, may pag-uusapan natin yan, di ba? So, dapat talaga, you know, Diyos ang gumanti sa kanya, di ba? Ang Diyos talaga ang maniningil. Ang sana hindi tayo bayan, dahil di naman tayo manggugurgur katulad nila, di ba? So, yun nga, sabi ng ating information ay sa kasalukuyan nasa St. Luke's pa. This was like 7 hours ago. Okay? But, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion if may order na raw ng doktor. Alright. Teka, nasan yung Batangas? Sino na kanino? Hindi ko alam eh. Sino, kanino yung bahay yung Batangas Mansion? Do you know? Tanong natin sa puting ahas.
Okay? So yan ang sabi. So ano ang ibig sabihin nito? Ang gaba, dili good magsaba. And tama nga. Well, sabi ko sa inyo, hindi nila matatapos itong hindi makakaabot ng 2028 yan. Baka nga hindi aabutin ng birthday yan eh. Magbe-birthday na yan. Magbilang kayo, 13 oras. Ay, 3 araw. Di ba? Kasi kahapon, I think bago sila nagbugbugan, nag-release na naman siya ng statement, si Bangag Jr., na yung bagyo na dinanas nyo na naman, mga palangga, mansion ng mga Marcos, may mansion sila sa Batangas, ay hindi ko alam yun. Anyway, dito sa bagyong ito, sabi ko nga, talagang ang ginoo ba, ang Diyos. Okay. So itong bagyo, ang sinabi niya, ang problema daw ngayon sa bagyong nararanasan nito is kasi malakas ang hangin. Bangag na ito mga palangga. Nung una, basura. Nung una, pangalawa, sinasabi niya, binangga ng barko, kaya nawala yung flood control. Ngayon, ang wala namang problema kasi malakas, malakas ang hangin, ganyan-ganyan. So itong direksyon na ito, okay? Itong direksyon na ito ay talagang bangag na. Hindi pa kami nag-usap ni Cathy. Kung may information din siya siguro, dahil alam mo naman yan, may information din yan. But anyway, our information is A1 at ito yung regular na mga tao na nandoon sa loob na naka-witness. Ito din yung mga taong nakakita na binulyawan ni Lisa Tanas yung isang PSG. Kaya nga nagtataka ako din sa mga PSG na ito na nakikita. Di ba nakikita nyo ninyo ang ginagawa ng mga bangag na ito, nagbubugbugan, nagre-report pa nga kayo sa akin, di ba? Nagsasakitan, pero wala kayong ginagawa. Pero recently, mga kababayan, ay mukhang umaalma na nga itong ating mga kapulisan dyan sa Davao City, kung saan patuloy din na sumusunod sa utos ni Lisa Tanas, ni Marbel, ni Tore, ni Bangag. Di ba? So yan yung nakikita natin na parami na ng parami ang umaalsa at nagsispeak update kasi nga wala na pong direksyon ang gobyerno ninyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, gusto niyo bang tiisin yung mga baha, di ba? Kaya ngayon, dahil na everyday ay nahuhubaran sila ng hubaran dahil sa pag-abangag nila. Tayo pa nagsusuntukan, nagsasapakan. Di ba September pa lang, sinabi na natin sa inyo na nung in-appoint ni, nung pinarmahan ni Bangag Jr., yung chief of staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez, nagsapakan sila doon sa aeroplano. Di ba? Ilang beses si Lisa Tanas nananakal. Harap-harapan yan ay testimonya ni Attorney Glenn Chong nung nawala ng internet during their meeting. Tapos nalawala ng internet, sinakal niya, yung kanyang staff. Ang dami, nandura. Diba, baboy itong babaeng ito, katulad ng kanila, ng kanyang asawang mga ba. What do you expect kung ang isang presidente at first lady ninyo ay magka-jamming sa ipinagbabawal na pulboron? Kaya ngayon, at saka hindi nyo pwedeng i-ignore yan. Hindi nyo pwedeng i-ignore na okay lang yan. Parang okay lang sa inyo na may presidente kayong bangag. May presidente kayong ayaw magpa-bulburon test. Well, congratulations si Mother Pebbles, nagpa-drug test. At siya ay free from pulburon, or from S. Nakita ko sa post na ng Bonggang-Bongga. Inamin niya mismo na during her past, naggamit siya, pero ngayon, clean na siya. Good job, Mother Pebble. So, ito yung panawagan natin sa mga politiko. Ito yung resolution din na hiniyain ni Congressman Pulong sa mga politiko na pagtatakbo kayo, mga government official, na dumaan kayo sa high hair follicle test. Diba? So, ngayon, balikan natin si Bangag. Kaya naman, etong issue ng magpa-hair follicle test. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising! Bayan ko gumising ka! Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronik mo. Kapal ang mukha mo. Resign, pulboronik Marcos, resign.
NSAID na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse at hindi malasakit sa bayan ang layunin kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin Malacanang, nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain, ibangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?